Isang hapon, palabas ako ng bahay para pumunta sa bukid. Nagaya kasi sa Boy Skincare na pumunta ng bukid. Kapag kasi araw ng Linggo, marami doon makakainan. Gagamitin pala namin ang e-bike namin na si Blooming. Marami nga pala nagagalit at nagbaba sa akin. Hindi naman daw bukid tong bukid namin. Kasi daw sementado itong kalsada. Hindi raw to bukid kasi wala naman daw mga puno-puno. Para sa amin, bukid to. Kasi dito maraming tanim, maraming fish pond, madami din kalabaw. Kapag nga umuulan, nagkakaroon dito ng swimming pool. Minsan naliligo nga kami dyan. Dito naman sa paliko, yung kalahati, ginawang subdivision. Yung dating bukid, ngayon mga bahay-bahay na. Dahil medyo marami na nga tao dito at nag-traffic na. Bumaba na ako. Dito na kasi yung tambayan ng mga tao. At kung ano tawagin bukid to at pinagtatawanan ako. Pinagtatawanan nila ako dahil meron daw street lights yung bukid namin. Para sa akin, bukid to kasi marami mabibilihan dito tulad ng mga prutas. Meron din nagbebenta dito ng mga Japanese cake. Bakit kaya ito tinawag na Japanese cake? Galing pa ba ito ng Japan? Meron din dito nagtitinda ng mga street foods tulad nitong kamalares. Bumili nga si Boy Ubo ng kamalares kasi favorite niya to. Meron din nagtitinda dito ng mga fresh na buko juice. Bumili nga ako ng isang baso, sobrang sarap at sobrang tamis. Binigyan ko nga din pala si Boy Skincare kasi mahilig siya sa buko juice. Tirik pa nga mata niya eh. Sobrang dami na mabibilihan mo dito. Abutin ako ng gabi bago makarating sa dulo. Meron nga dito pinagkakaguluhan eh, hindi ko alam kung natawag dito, shawarma yata. Hindi ko lang sure. Bukod kasi sa kainan, pinagtatambayan dito ng mga magjojowa. Dito sila nagdedet kasi inaabangan nila 'yung paglubog ng araw. Sobrang ganda kasi ng paglubog ng araw dito. Nakikita niyo 'yung tatlong araw dito, ay tatlong kulay din. Tatlong oras masarap kumain ng inihaw. Pero pagkatapos kaguluhan, tumingit na agad kami dito sa ihawan. Sobrang daming pagpipilian, kaya na lang bahala. Basta ang binili ko 'yung favorite kong hotdog. Bumili rin pala ako ng tenga ng baboy, favorite ko nga 'to, sobrang sarap. Nagda-diet nga pala si Ichang Bunggan kaya hindi siya kumakain. Araw-araw na rin siya nagbabike para ma-exercise 'yung katawan niya. 11 pesos na lang 'yung pera ko, nangutang ako 9 pesos kay Boy Skincare para makabili pa ako ng isang barbecue. Habang kumakain kasi ako, may mga aso nakatingin sa akin. Para makakain sila ng maayos, inalis ko nga pala sa stick 'yung barbecue. Meron nga pala dito mga aso at pusa. Nandito nga pala sila palagi dahil nga sa marami nagpapakain sa kanila. Mabait naman sila, sanay sa mga tao. Meron pala ako isang hindi nabigyan kasi naubos na. Kaya binigyan ni Skincare. Dahil nga sa tapos na kami magwerienda at wala na kami yung pera, uuwi na kami. Medyo nakakatakot na nga dahil malapit ang Halloween. Mas bilog pa sa bilog yung buwan. Tapos yung ilaw niya hindi kulay puti kundi kulay dilaw. Pasakin na kami sa ibig namin, nakita ulit namin dito yung pusa. Siya nga pala yung pusa nakisabay sa amin pag-uwi. Dahil kasi medyo maliwanag dito sa subdivision. Dito niya kami iniwan noon. Hindi ko sure pero siguro isa sa subdivision yung bahay niya. Sama din pala niya yung ibang aso at ibang pusa. Madami din nagpapakain sa kanila dito at binigyan nga din namin siya ng barbecue. Sanay na nga siya sa mga tao. Kasi di ba yung ibang pusa kapag nakakita ng tao lumalayo. Kaya naman ay lumalapit. Guro kaya siya nandito. Kasi yung mga kainan dito ay labas lang nitong subdivision. Dinusubukan ko lang kung sasama siya sa akin. Tinuturo ko yung e-bike kung sasakay siya. Hindi ko sure, hindi ko rin alam kung nagdadalawang isip ba siya. Nung humakbang nga siya ay medyo natuwa nga ako. Kaya nung pagsakay niya, sumakay na rin ako. Pero nung pagsakay ko naman, bigla naman siyang tumalon at bumaba ng e-bike. Baka siguro dito lang din talaga siya nakatira. Pinipilit ko naman talaga siya sumakay kaso ayaw niya. Pero dito kinakausap ko pa rin siya. Hindi ko nga lang alam kung Tagalog o English speaking ba to. Pero siguro naiintindihan niya ako na gusto ko siyang paakyatin na pasakayin sa e-bike. Pero paandar pa nga lang sana kami. Nung naramdaman niya na gumagalaw na kami nang paunti-unti, ay tumalon at bumaba din siya ulit ng e-bike. Siguro ay taga dito lang din siya. Kaya naman hindi ko na pinilit dahil baka mayroon ding may-ari. At isa pa, para naman sa mga nag-judge sa akin at mga nagsabi ng mga masasakit na salita, gusto ko lang sabihin at sana ipaitindi at sana ay maintindihan niyo ako. Meron na rin akong dalawa na parang tinuturi ko mga anak. Hindi naman kasi ganoon kadali o kasimple mag-alaga ng hayop. Lalo na 'yung pang-araw-araw na pangangailangan mo ay sakto lang sa iyo. Maraming kailangan at i-consider 'yung pag-aalaga ng hayop. Guro ang iba sa inyo 'yung makakaintindi. Minsan nga 'yung kakainin ko ay ibibili ko pa para sa kanila. Di bale hindi masarap ang ulam ko basta masarap ang ulam nila. Yung shampoo o sabon nga para sa sarili ko ay wala ako. Pero sila kumpleto shampoo at sabon. Pag nagkakasakit ako ay binabaliwala ko lang. Minsan kapag nakikita ko naman sila na matamlay ay talaga namang ipapagamot ko kaagad. Kaya kahit anong masabihin ng iba ay tatanggapin ko. Ang mahalaga, alam ko sa sarili ko ang totoo. Yeah!